Simulan natin ang ating pagdiriwang. Pangalan ng anakat ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na kumanap sa banal. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay. Walang hanggan. Amen. Please.
ngayon ay pinagdiriwang natin kapistahan ni Apostol San Bartolome. Nalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong matibay ang aming pananampalataya na nag-ugnay kay Apostol San Bartolome sa buklod na hindi magdarayang pakikipag-ugnayan ng apostol na ito sa iyong anak. Bilang tugon ng kanyang pagdalangin, ang sambayanan mo naway maging pananda ng iyong pagliligtas sa lahat ng bansa. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Wika ng anghel sa akin, halika at ipakikita ko sa iyo ang babaeng makakaisang dibdib ng kordero. Nilukuban ako ng espiritu at inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaningningan ng Diyos. Kumikisklap na gaya ng hiyas na haspeng sinlinaw ng kristal. Ang pader nito'y makapal at mataas at may 12 pinto. Bawat isa'y may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lipi ng Israel. 3 ang pinto ng bawat panig. 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa hilaga, at 3 sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 saligang bato at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng kordero. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao, sa sino mang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, hinanap ni Felipe si Natanael at sinabi rito, natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan at gayon din ng mga propeta. May nagmula bang mabuti sa Nazaret? Tanong ni Natanael.
Sumagot si Felipe, halika tingnan mo. Nang malapit na si Nathanael ay sinabi ni Jesus, masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya ay hindi magdaraya. Tinanong siya ni Nathanael, paano ninyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, bago ka tawagin ni Felipe, nakita kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabay, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel. Wika ni Nathanael. Sinabi ni Jesus, nanampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito. At sinabi niya sa lahat, tandaan ninyo, makakita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhikmanaog sa kinaroonan ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga patuloy na nakikisa sa atin sa ating Facebook Live, magandang umaga din po. Mga kapatid, isa ho sa mga magandang katanungan ni Nathanael sa ating mabuting balita na pwede din ho nating itanong sa ating mga sarili. Ang tanong ni Nathanael, may nagmula bang mabuti sa Nazareth? Mga kapatid, kung tayo din ang tatanungin sa ating sarili, tayo ba ay nakakagawa ng mabuti? O tayo ba ay nagiging mabuti? Mga kapatid, sa pag-aaral ho namin sa teolohiya o kahit man sa pilosopiya, marami hong nagsasabi. At ako'y naniniwala na likas ho sa ating mga tao ang pagiging mabuti. Wala hong masama ang hindi nakagawa ng mabuti. Sabi nga ho ng isang philosopher, na Chinese philosopher na si Mencius, ang natura daw ho ng tao ay pagiging isang dakilang mabuti. Sabi nga niya, kung siya man ay makagawa ng kasalanan, hindi dahil nakalimutan niyang maging mabuti. He said that if man lacks goodness, it is not because he lacks the material thing to be good, but because he lacks to develop them. It is through the development of goodness that man becomes man, different from animals. Ang kabutihan ay likas sa tao. Ipinunla ng Diyos ang kabutihan para sa ating lahat. Kaya nga nung liklain ng Diyos ang mundo, sa katapusan, ano ba ang sinabi ng Diyos? Ang lahat ay nilikha niya ng mabuti. Kaya mga kapatid, ang butil ng kabutihan na ipinunla ng Diyos ay nasa sa atin na. Ang gagawin natin ay i-develop natin. Ang gagawin natin pag sumikapan nating pagbungahin ang kabutihang ito. Sapagkat nariyan na. Kita ho ninyo, kapag ka tayo ay may nagawang pagkakasala o pagkakamali, ano ba lagi ang kahulihan nating ginagawa? Tayo ay nagsisisi. Bakit? Dahil una at higit sa lahat, tayo ay mabuti. Lagi nating iniisip, mali ang aking ginagawa. Hindi ko dapat ito ginagawa. Dahil ako'y mabuti. Kaya mga kapatid, nung tinanong ito ni Nathanael, pinatunayan ni Jesus na merong mabuting nanggaling sa Nazareth. At ganun din mga kapatid, ang itatanong sa atin, meron bang mabuti na nanggaling sa bayan na ito? At tayo mismo, mga kapatid, ang tinatanong,
at tayo mismo ang magpapakita sa ibang tao na ako, patutunayan kung ako'y mabuti. Ibababa natin ito sa personal nating karanasan bilang mga tao. Tayo, mga kapatid, meron tayong sari-sariling pamilya. Tayo, mga kapatid, meron tayong sari-sariling katayuan sa buhay. Paano ba natin patutunayan sa mga tao na tayo ay mabuti? Itahon ninyo kung minsan parang ang hirap gumalaw kapag yung pamilya niyo ay, pamilya natin ay kilala sa isang magsusugal na pamilya. O di kaya sa isang hindi maayos na pamilya. Dahil ito lagi ang katanungan sa atin, ito lagi ang kasabihan. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Mga kapatid, sa buhay ho natin, ipapakita natin sa kanila na hindi lahat ng nagsimula ng masama ay hanggang dulo ay masama. Na hindi lahat ng naging puno dahil siya'y masama, ang magiging bunga ay masama na rin. Mga kapatid, ito ho ang challenge sa atin. Paano ba natin ipapakita na tayo ay gumagawa o isang mabuting tao? Sabi ko nga, hindi sa simula ay masama, hanggang dulo ay masama na rin. Bakit, mga kapatid? Kitahon ninyo ang buhay ng mga apostol, mga naging banal. Marami sa naging banal na meron ding mga lapses sa buhay. Marami sa mga naging banal na meron ding mga kasalanan sa buhay. Marami sa mga banal na meron ding kasamaan sa buhay. Pero bakit ba sila naging banal? Bakit ba sila itinuring na kasama ni Jesus sa kanyang kaharian? Dahil sa pag-unawa nila, sa pagbalik nila sa pagiging mabuti. Kaya nga may tinatawag tayong conversion, pagbabago. Mga kapatid, ganun din ho ang ipinapaalala sa atin ng Diyos, ni Jesus, sa ating mabuting balita. Na sana sa buhay natin pananampalataya o sa buhay natin bilang mga tao, pagsumikapan natin na gumawa ng mabuti. Pagsumikapan natin na manatili tayo sa natura natin ng pagiging isang mabuti. Sapagkat walang ginawa ang Diyos na masama. Balikan ulit natin ang sinabi niya pagkatapos likain ang mundong ito. Ang lahat ng ginawa niya ay mabuti. Hari nawa, ang ating natura na pagiging isang mabuti ay hindi masira ng kung anumang bagay dahil sa mundong ating ginagalawan. Pagkos magpatibay pa sa atin upang tayo rin katulad ng mga apostol, katulad ng mga banal, makasama ng Diyos sa kaharian ng langit. At masasabi din natin, merong nagmulang mabuti sa pamilya namin. Merong nagmulang mabuti sa bayan na ito. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Sa ating pagpaparangal sa apostol na isang lalaking hindi makakagawa ng panlilinlang, lumapit tayo sa Ama ng may pagtitiwala. Binubuksan sa pamamagitan ng panalangin ang ating mga puso. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging bukas sa mga pagkilos ng Espiritu
lalo na sa mga samahang pinagyayaman ang pananampalataya ng bayan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway maging karapat-dapat sa karangalan at dignidad sa pamamagitan ng kanilang tapat at ulirang pagtupad sa tungkulin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Magkaroon nawa ng mga programa para sa paghubog sa mga kabataan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway makatagpo ng tulong sa paglilingkod ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon, naway makabahagi sa kaluwalhatian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Ama, habang ipinararating namin sa iyo ang mga panalangin ito sa tulong ni San Bartolome, tulungan mo kaming magmahal sa iba at magtiwala sa iyong pagpapala sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa kapistahan ngayon ni Apostol San Bartolome, tuwangan nawa kami ng kanyang pagdalangin sa paghahain namin ng pagpupuri at pasasalamat sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang na, sa nilingap mong kawan. Ito ang ginaganap na pananagutan ng gilong mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan. San Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo. Manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin,
Ito ang aking katawan na ihandog para sa iyo. Hindi naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami, nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos. Kaysa ni Poong San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal ni San Bartolome, ni San Jose Marelo, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Nang may kababaan ng loob, sama-sama at dulog ang ating mga kahilingan sa panalang itinuro sa atin ng Panginoon.
Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan talayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag naman ang aming maraming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong nanayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kapistahan ni Apostol San Bartolome, aming pinagsaluhan ang haing nagbibigay buhay. Sa paglingon namin at pagtanaw ng utang na loob, kami naway makarating sa paroroon ng ligayang lubos. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng maawain, mapagmahal at makapangyarihang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Magandang layang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Oh.